to talagang umaaray si Uranus. So this time dapat wag na lang itapat din dito si Uranus against this Hellcurt. Kung hindi, mapupunit nga din, may tanggal ang Kunachi if ever. So this time, yung sinabi namin kanina, analysis lang yun basing sa hero composition at sa hero na kanilang ginagamit. Pero depende pa rin po ito sa magiging galaw ng mga players. Yes, counter si Kufra against this Harith. Pero kung si Harith naman ay makakapwesto na maganda na kung saan hindi siya madidikit na ni Kufra, eh, that's gonna be a totally different story, di ba? So, hindi rin naman siya makaka-counter ng bouncing ball if ever. So, tinan lang natin how are you going to make these things around. Yes, tama ka naman dyan, Kuya Zeus. Pero nakakuha ng Scuttler or the Little Wonder dito ang BSB. And now, kung ano ginawa nila kanina sa game 1, aggressive sila dito sa ating gameplay, ladies and gentlemen. And now, nakuha nila dito yung buff for the Harith, no? Nakakuha dito ng ating BSB. That's a good situation para sa kanila dito. And naka-first blood pa nga sila ating next paper radio. So yun ang sagot nila. Pero nakakuha ni paring Renny J. Kulay blue naman nila doon. And that's good para dito sa ating next Imperator Solid. Kung baga, ano na delay nila kung magiging angat counter na ginawa dito ng next play, ng BSB na dito sa light up ng ating next play Imperator Solid. So, napakagandang sagutan para sa team na to. Pero titignan natin kung sino yung magtatagumpay nga makakuha ng game 2 lamang at next Imperator Solid. Sana makakuha yung BSB para ma-force ang game 3, Quezus. Oo, oh, tama ka dyan. Pagka ito dito, nakabawi-bawi sila. Wait, pero yun nga lang, uy, may flicker out mga besties. Pero hindi titigilan. Papasukin pa din kahit sa loob ng ilalim ng ilaw ng tore. O, pulang tore nga ata to. Eh, ayun, basag mga kaibigan. And MB for the second kill ng team BSB. Ladies and gents, no. Ito nga yung sinasabi natin, maganda para magandang sa BSB, no? Na? Yung mga side lane. Mm-hmm. Ang bilis nilang dalawin, Kuya Zeus. Napupugod nila yung bawat side lane para makapag-push nasa middle lane. And now, look at Shider having a blue buff at yung kanyang standing 2-0. Maganda para sa isang Harith ng ating BSB. But now, the Expeditor Solid, alam nila na kailangan nila muna mag-standard dito. Walang blue si paring H2. Maya siya dito, aarangkada para dito sa ating early stage of the game. Yung kalamangan, dikit pa lang din. Medyo lamang lang ng konting mga hundreds yung BSB dito, Quezus. Oo, sabagay. Simula pa lang din naman yan. Wala pa naman turtle, wala pang nababasag na turret. So far, di pa naman din ganun kagad magkakalayo, mga besties. And for this, eto na naman, si Hellcurt, pwesto nila sa top lane. Pero it's a no. Kukuha lang din ang orange buff dito, ang BSB. This time, agresibo na ngayon ang BSB. Pero naku po, nadikitan sila dito ni Kuya Yawi with that bouncing ball. Medyo delicate, pero walang bumakap dito, ha? Kay Yawi, nagpa-level 5, but here comes Hellcurt. Naupo, ayun, punit na naman si Shider doon, nabigyan. And look at that blazing duet with the power of Angela. Pero yun nga lang dito, si Renny J at Yawi, mapapatay din. Here comes the ganti ng appeal of BSB, nga kaibigan. Pero si H2O, ayun, naku po, yung Makunachi, ang kanyang pinagdiskidahan. Pero grabe naman din ang ulti din dito, mga kaibigan. Johed with that injector, tuloy pa din, takas din for Cap 1 dito, mga kaibigan. Maiiwan na lang din si Drix. And look at that, ladies and gents, medyo nagkabigay, nalalim nga lang ng BSB doon, but still nakaya pa rin nilang labanan doon ang NX Predator Solid. Full force pala yung pinakita din nila doon. Oo, grabe yung sagutan. At kung mapapansin natin yung buy time na binigay ito ni paring Yawi kanina, then pumasok si paring Hellcurt, pero pa pala siyang flicker out doon. At yung suntukan gaming kanina, napakaganda para next paper radio solid. Pero ito, in-invade dito yung ating next paper radio solid, yung kulay blue, pero nakuha pa din ni paring Shider. And now, paring Yawi na iwan si paring Chester. Hindi alam kung papasok, pero disengage siya lang, iniwan na lang si paring Yawi. Bakit? Baka dalawa pa yung makuha dito sa NXP. And now, kalamangan ng bahagya, 5-3 ang ating score. Mahigit 1K ang lamang dito ng BSB. Pakagandang sagot para dito sa kanilang lineup, having a panel dito nung ating Harith. Yung nga yung sinasabi ni paring Zeus kanina, guys, magiging maganda yung composition ng positioning ng isang Harith dito, magiging tagumpay yung mga early stage of the game ng ating BSB dito. Oo, tama ka dyan, mga kaibigan. And mukhang na this time nakikita na natin nakakabawi-bawi ng BSB. Pero to si Chester, ayun, nadali din lang mga bestie wap onto that top lane. Nakakadire-diretso at nakaabugbugan na BSB dito, doing some pushing capability and having their objectives. Pwede na yun nga lang, nakatrade ang BSB, ang NXP Predator Solid, which is the big factor tower nila, yung middle lane pa plus the bottom lane as well. So medyo na-eagles lang sila sa pagdating sa pagdepensa ng kanilang torre. Pero on the other side, medyo eagles pa din dahil dalawang torre ay naging kapalit ng isang torre sa top lane.
nakikita ko naman dito sa NXP, napakaganda ang ginagawa nila dito, Quizzes, hindi sila nagre-react. Pag alam nilang may tatlo dun sa may taas, kung mapapansin natin kanina, pinush nila yung middle lane at yung dalawa na naadun sa bot lane. So magandang situation para sa next NXP. SB, kailangan na gawin nila dito, may mag-maintain bawat lane. Kasi kung mapapansin natin, nag-form a rotation sila dito. Pero ladies and gentlemen, makukuha dito at lumaban si Paring Chester. Kasi nga nakita nila na magkaka-blue na ayaw nilang bigyan dito si Paring Asian ng blue. May invade naman ata. Pero Paring Yawi dito, nakakuha ng tatlo at lumaban dito. At XP Predator Solid, sumari bang Angela patay dito si Paring Sharden. Wala ng damage ata dito ang BSP. Pero lumaban pa rin. Double kill na kay Paring Rene J. Ladies and gentlemen, ito may sunny pa si Paring H2. Tatlo ang nawala mula sa PSP, gawin mo pang apat at wala na ang natira. Triple kill mula dito kay Paring Rene J. Napakaganda ng jungle na ginawa doon ng Next Play Predator Solid. At ngayon, sila naman yung magtatakaw dito. Papansin natin doon, ayaw na ayaw nilang ganilang bigyan ng buff kanina si H2. Gigil na gigil sila. And now, Rene J to the rescue doon sa nangyaring clash na yun, Kuya Zeus. Oo, kasi, wait, naku po, ayun, si Rene J din doon, nabigyan lang din naman na shutdown. Medyo na eagles lang ng konti, napakalalim. Pero still, grabe ah, for that NX Predator performance, sinimplehan lang nila ang pagbawi and the wipeout pa ang naging sagot ng NX Predator Solid against BSB. And now for BSB naman, doing some objectives pa rin. Siyempre, hindi pwedeng hindi wala silang mapala for that. Nakapatay, pero ito na Fatal Links, maaabawi na kaya ang BSB. Ladies and gents, pero kulang pa rin sa damage output. Here comes the Zaman Force, ito na. Yawi with that bouncing ball plus a setup play. Naku po, connecta. Lahat din dito. Naku, hindi pa sumasakay si MB dyan. Ha? With that ultimate, mga kaibigan, ito na. Si H2Wall, makapalag-palagaw. Sa ejector lang din mula kay Chester. Daban pa rin. Yun nga lang si Shider. Napatay mga pre. Another one si Kapwa dito, trying to escape, double kill para kay H2O na din. Turtle has been taken pa ng NX Predator Solid. Grabe naman, ang hirap pagpatay naman grabe ito. Pagpatong doon ni Paring MB, Paring H2, napakalupet. Disiplina kanina, no? Yung disiplina kahit na alam nila na apat yung nauna doon. Pero naghintay ng magandang setup dito si Paring H2 na naandun si Paring Angela. Look at the KDA coming from MB, having 8 assists. Ibig sabihin, saktong-sakto lahat ng gameplay, lahat ng pasok niya dito for that funnel nila, ladies and gentlemen. All 10 ang ating score, lamang din at dikit gold ng bahagya dito yung ating Next Play Predator Solid. So, ladies and gentlemen, magandang laban to para sa ating game to. Look at that, Paring H2O. Delikado ata, Blazing Duet, inilatag na, pero RKO mula dito kay Kapwa, ladies and gentlemen. Dalawa ang nawala. Pero may sagot si Paring Rene J. Wala dito si Paring Shider Cutie. Nahapon si Paring MB, pero may pag-figure out. Apat ang nawala, samantalang isa lang ang casualty mula dito sa BSB. Amang aangat dito yung ating BSB, Kuya Zeus. Grabe, mga kaibigan. And look at that, 14-11 ang ating score. 8-minute game time dito. Bawian yung dalawa. Talagang nga ayaw patalo sa isa't isa. Pero syempre, BSB on the lead. They have 2K gold lead dito in favor of BSB pagdating sa gold. Tower pushes, patas lang din naman mga kaibigan, pero sa KDA score lamang ang BSB dito. So that really shows na pagdating sa engagement o pitasan lang din naman, kayang-kayang sumabay ng BSB at lamang pa nga sila mga kaibigan. Ito na, nako, tuloy na rin ang boxing mga kaibigan. Disengage na muna, back to the ball game. Tamang balik farming na naman, and look at that, the gold of this H2O with the 6.1k and sa Tamos naman na 6k. Hindi nagkaalayo yung dalawa. Ang problema nga lamang to kasi marksman to, yung isa fighter lang. Kahit mataba pa yan, hindi naman siya ganun kasakit na damage dealer compared sa Claude. Mapapansin natin dito, Kuya Zeus, maganda yung setup dito ng both teams kasi parehong may palag eh. Parehong kaya na makipagsuntukan sa ganitong game natin. Papunta tayo sa mid game pa lang, ladies and gentlemen. And now yung Turtle nasa side na naman ng BSB. Tingnan natin kung i-contest ito. Sabi nga natin kaya na nilang pumalag dito si H2 at si Paring Shider Cutie, kaya na nilang pumulado. Pero Rene J nag-out na lang doon. Medyo baka makakuha pa siya ni Paring Wilson doon. Pero nakakuha ang BSB. Think that is a third Turtle na nasa side ngayon ng ating BSB. Ladies and gentlemen, 9 minutes to the game time. Si Paring H2, look at the KDA at yung KDA ni Shider Cutie. Kaya na eh. About execution na lang ito ng team fight, Kuya Zeus, kung sino yung uunang mag-engage. Tignan natin kung papalag dito. Next play, Predator Solid, kailangan dito ng magandang setup mula kay Yawi bago sila pumasok. Kasi ito rin yung hinihintay ni Paring Shider Cutie kung mawawala ng bigla yung bouncing ball niya dito. Nako, mga kaibigan, grabe din.
Nakagamit ka po ng set ang ano niya doon, links niya, pero yung nga lang walang kinapitan to. Si Wilson nagdedelika doon. Ako po, nagkahabulan yung dalawa. Tinamaan ng isang slow, pero disengage Eagles na. Baka tumakbo sa kakampi. And ito na, naku po, pwepwesto na si Yawi din dito. Surprise attack! Naku, naman, ito na! Dark Knight falls pa! Blazing to it din kaagad! Tuloy-tuloy kaagad, mga kaibigan ng Binitao. Chester nga lang, unang casualty doon. Drix na damay na lang din, pero another one, mga pre. Yun nga lang, with a double kill dito para kay Angela. Kapwa na nabigyan ng isa. Siya either try to escape, pero nga, with a triple kill pa para di sa Angel lang to. Ito na, pang mainyak ba? Pero no, no, no. Apat ang pumatay. Apat ang namatay dito on the side of BSB. Muntik pang madamay dito si Ana na pang wipe out sana dahil wala ng buhay. Nakataas pa. And for a trade ng BSB, Chester and Renegy lang napatay nila dito. Buti walang Lord Fever. Buti nga, wala pang Lord. Pero kung mapapansin natin, yung Blazing Do It damage ang nagtagumpay doon. Talagang yung spacing na naibigay, no, talagang umalis sila doon at nakuha nila ng una dito si paring Shirley Cutie. And ladies and gentlemen, yung ano, si yung paring H2, mahirapan sila dito ma-hold. Oh, yung ano, yung Blazing Do It plus the Dark Knight Falls na ginawa nung ano, nung NX Predator Solid, para silang bulag doon eh. Para silang nangangapa sa dilim na finifrate sila na Blazing Do It ni ano, ni H2O, napakasakit nga naman din talaga nun. Di ba? Kung titignan mo, paano ka papalag nun kung di mo nakikita yung kalaban mo? Ang makikita lang nila, yung pinakakatabi nila, which is si Yawi ng mundo lang, yun ang tumabi lang sa kanila, nagbabouncing-bouncing ball. So, naka-free hit nga dun si H2O, mga bestwap, and that leaves them with a triple kill, papakara kay MB na nakasakay dun sa cloud. Free hit lang din eh, tamang tira-tira lang. At napapansin natin na si paring MB nga, triple kill. So, yun na amount of damage talaga ng isang support dito, maganda din. Yun na nga, tama nga dun si Kuya Zeus. Madilim ka nga naman, hindi mo alam, automatic matatakot ka na eh pag nagpadilim kung papasok ba yung cloud or pangtakot lang paring Rene J dito. So, yun yung dalawa nga kinatatakutan dito ng ating BSB. Ang kailangan kasi nila dito, si paring Shider Duty talaga, magkaroon ng space. Oh, kailangan si Shider muna. Magkaroon ng space. Oh, si Shider muna ang unang makapitas dito kesa siya yung mapitas o sila yung mapitasan. Kasi wala eh, hirap sila eh. Ang basta hindi siya burst instant kill kumbaga. Sa if you know what I mean, yung dahan-dahan siyang makakapatay ang isang ano dito, ang isang Zaman for ang isang Harris. Pero eto na, naupo fatalist yun, si Rene J ang nabigyan, mga kaibigan. Pero yun nga lang, si Shider Cutie napatay na lang din, alapag ng Zaman Force. Pero leave it to the teammates, mga kaibigan. Double kill na si Ana. Eto na ang Tamus ko, ladies and gents. Sa una, patay na si H2O. Naupo, tikman mo ang fighter ko. Pero yun nga lang, napatay lang din si Ana, mga bestiwap. MB trying to escape with this against these two heroes of BSB. Last man standing na, oh, baka ma-wipe out yata. Pero hindi, may immortality. Susundan pa ng immortality. Execute. Oy, wala pa lang execute. Oy, wala, wala. Op, okay, op, ayan. Buhay, buhay. Paring Wilson, gustong makuha. Oh, si paring MB. Naku po, nga butigan. Isang one hit na lang. Akas pa. Untik pa mo, paring wipe out. Nadali din doon. Ayaw, ayaw. Grabe, so, ladies and gentlemen, ako, ang hirap. Ang hirap ng sitwasyon dito. Para sa akin dito, napakaganda nung disiplina na ginagawa ng ating BSB. Nagtatagumpay sila. Alam na nila ngayon. Oo. Alam na nila ngayon. Kung paano sila susugod. Oo, alam na nila ngayon. Nakakuha na nila. Ana is the key, kumbaga, mga bestiwap. Oo. Ana lang, pasalo nyo lang kay Tamus lahat. Hindi nga, hindi man yan ganun ka, hindi man kagasag, ganun kasakit yung damage output. Pero ganun naman siya kakunat. Kaya naman niyang mag-sustain. Kaya niya tumagal sa laban. Tapos, tingnan mo, naka-triple kill pa. Item check nga din tayo dito, mga bestiwap. For this time, nga, ano, pabuo pa lang yung ano, BOD dito ni ano, ha, ni Kuya Ana natin. Sakit nga din nun, no? Kahit sinalo niya lahat ng Blazing Do It, eh. Tsaka si Rene J din, napansin ko lang, napaaga yung pasok niya. Nadamay siya doon sa Fatal Links, eh, ni Kapon. Ang gandang setup din yung ginawa ni Kapon doon, wala nang ibang gagawin yung ano, yung BSB, kundi pindutin na lang yung mga skills na kailangan nila pindutin, eh. Tabi-tabi na, eh, binigay na, eh, kumbaga sinubo na sa kanila, eh. Pati si Rene J, hindi na, ano, hindi na nakamamba out, eh. Pagpasok, wala na. Mapapansin natin dito, si paring Wilson, mapapatay pa ata, Dark Knight Force, naikas. Nagya para lang makatakas kay paring Wilson. Look at the damage ni paring Wilson pala. Ay, may kalalagyan na si paring Rene J. And Lord 1, kinukuha dito, ni paring Ana dito. And now, trying to invade. Ayaw na nilang kuhaan. Isa yan, si paring H2. Isa sa factor to, mga bestiwap, kung bakit hindi naglo-lord yung BSB kanina kasi may Dark Knight Falls po ang NXP. Alam natin yan, kapag may Dark Knight Falls, hindi ka pwedeng basta-basta kumuha ng objectives. Pero dun sa ginawa dito ni Wilson na napilitang mag-pop yung Dark Knight Falls dito ni Rene Jade para lang makataas kay Wilson, that gives BSB
an opportunity to get a Lord. Isa din yan kung bakit, ilang beses lang gusto din mag-Lord ng BSB. Kaso iniisip lang nila na, wait, teka lang, mayroong Hellcurt eh. Pag nag-Dark Knight falls yan, yung effort natin sa Lord, makukuha ng mga yan. Kasi at the very first place, paano mo i-retribution yung Lord na hindi mo nakikita sa mapa? Kailangan mo pantabihan ng sobra, di ba? So, well, eh, nagamit. O baga kabisado nila yung ganong lineup, ganong setup na plano dapat. Next play player solid. So now, yung 6-man dito ng BSB ay naandun sa bandang taas at nakakuha ng second tower dito. Tingnan natin kung paano ngayon i-def dito ng ating next play player solid ang kanilang base. Lamang dito ha, 1-0 sa ating series. Pero parang Jexter, wala pa yung Lord. Pumasok na agad yung BSB. Mago pa dito si paring Rene J. Tatlo na lang ang natira dito para sa next play player solid. Kuya Sus, ako po. Bang! Nako po ang makakapagkatok ng BSB mga kaibigan sa game number 3 mga pre. Pero oops! Nako po Blazing Duet sa likod ladies and gents. Pero hindi ramdam ng konti. Kayang-kaya talong saluhin ng BSB. Yung Galaxy Yahweh napatay pa. Walang napatay doon ng Blazing Duet. Then kompleto pa ang BSB. Baka ma-wipeout pa nga ang NXP. Look at that last man standing. Pero there's a wipeout that happened with the double kill para kay Shider. And pretty much that's it for that game number 2 will go to BSB.